Kamusta mga tolo? Ito na, natapos ko na rin sa wakas. Gilas versus Lebanon, meron mang pagbabago sa gilas? Eh, tirahin na natin yan. Pero bago yan, atyara muna tayo, focus lang sa goal. Yahoo! Check muna natin yung rotation na ginawa ng gilas. Sa first 5, si Kelly Clarkson, 37 minutes. Si Scottie Pippen naman, 19 minutes. Si Panungket, 31 minutes. Si Papa Dwight, 34 minutes. At si Beth Tamayo, 11 minutes. Diyan sa first 5 mga tol, no? Kung kayo tatanungin, okay naman eh, no? Pero kung ako yung masusunod, hindi ko ilalagay dyan si Scottie Pippen. Ang ilalagay ko dyan, si Optanaol o kaya si Sandara Parks, no? Bakit kanyo? Well, una kasi, no? Kailangan merong mag-lead sa second 5. At dun papasok si Scottie Pippen, yun yung MVP eh. Eh kasi, pwede naman ang point guard si Papa Dwight. So, mas merong sense para sa akin kung sasamahan ng isa pang spot-up shooter. At etong si Clarkson, di ba? Well, andyan na yan eh. So, ituloy na lang natin. Tapos yung mga pamalit natin, si Japayuki, 10 minutes. Si Sandara Parks, 5 minutes. Si Tusam, 10 minutes. Si Optanaol, 3 minutes lang. Si Ray Malonzo, 5 minutes lang. At si Ferdinand, 2 minutes lang. At si Freddy Aguilar, 30 minutes naman naglaro. So technically mga tol, no, meron tayong apat na player na 5 minutes pababa naglaro at tatlong player na around 10 minutes lang naglaro. So anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, parang maliit na 8-man rotation yung ginamit dito ni Coach Chot, no? Well, babad naman yung probably yung strongest 5 natin dito na sina Kelly Clarkson, Scottie Pippen, Panungkit, Papa Dwight at si Freddy Aguilar. Importante ba to mga tol? Actually, hindi ko naman kasi napansin na parang pagod yung gilas, no? Si Clarkson lang isang beses ko nakita na parang pagod na, hindi agad bumaba eh. Pero kung ikukumpara natin yan sa Lebanon, yung rotation na ginawa ng Lebanon, eto oh, dalawang player nila, 32 minutes pataas. Dalawang player din nila, 20 minutes pataas. At anim na player nila, 9 minutes pataas naglaro. So dyan sa Lebanon mga tol, no? Parang 10-man rotation yung ginamit nila dyan eh. Well, babad syempre yung mga star margarin nila. So ang tanong natin, bakit ba natin pinapansin itong rotation na to? Kasi mga tol, no, itong lineup kasi natin ngayon, andito na talaga yung mga PBA players eh, except na lang doon sa mga naglalaro sa finals, no. So kung tutusin, malalim na dapat to eh, kasi nga mga PBA players na to eh. Pero kung hindi nyo napansin ha, mas maganda ang distribution ng minutes ng Lebanon. At lamang pa sila sa bench points ha, 35-22. Kung dati mga tol, no, okay lang dapat to eh, kasi marami tayong bata sa lineup, di ba? Pero ngayon kasi, mga PBA players na yung kasama. So ang i-expect mo dito dapat, tayo na yung lalamang sa bench points eh. Pero hindi yun nangyari, baliktad yung nangyari eh. Pangalawa mga tol, yung ginawa natin na depensa sa pick and roll. Drop defense yung ginamit natin ha. Siguro naman naalala nyo to, no, sa NBA Finals, di ba? Buong laro to ginawa ng gilas. Nung umpisa, ang ganda talaga ng depensa natin sa drop defense. Eh si Mitch Scottie, oh, hindi maiwan-iwan, no? Kaya hirap makascore yung Lebanon nung una eh. Ayan, drop defense na naman. Nakakahabol si Tusa mo. At yung Lebanon mga tol, no, buong laro din sila gumamit ng pick and pop para panlaban ngayon sa drop defense natin. Merong sense naman kasi yan. Kasi nga, ayan si Panungkit, tingnan nyo. Ang lalim ng pwesto niya. Drop defense nga kasi eh. O ayan, libre tuloy ng bagya. Pero tingnan nyo, nag-rotate si Freddy. Nice, ayos yan. Eto, same lang halos eh. Drop defense pa rin. Dinala na naman sa kanan. Pick and pop na naman yung Lebanon. So, pinasa na naman ngayon sa top. Kanina mga tol, naalala nyo, diba? Nag-rotate si Freddy Aguilar. Pero dito, hindi na nag-rotate si Optanaol. Kaya wide open tuloy. Patay ka dyan. O ito, drop defense pa rin tayo. Tapos nag-under the screen pa. Siyempre, titira na yan. Kita yung bakal eh. Tungkab naman. Yung idea malamang dito mga tol, no, nagda-drop defense tayo para magamit natin yung haba ni Panungkit sa loob, yung haba eh. Pero dapat mag-rotate yung mga nasa perimeter, no, kasi nga nagpi-pick and pop yung Lebanon eh. Parang yung kanina ganyan, no, pick and pop sila, di ba? Papasa nila sa top, nag-rotate nga si Kelly Clarkson pero hindi na agaw eh. At nag-rotate na naman si Freddy sa corner. Pero kapag sa loob, hirap talaga yung Lebanon kasi nga drop defense tayo, andyan na si Freddy tapos andyan pa si Panungkit sa help defense, oh. Merong isang pagkakataon ganito mga tol, no? Drop defense tayo, so andyan si Panungkit sa ilalim. Pero tumulong pa rin si Freddy na hindi naman kailangan. So nangyari ngayon, pinasa ngayon sa tao niya. Inatake ang closeout, and tuloy, libre, oh, patay ka dyan. Pero all in all mga tol ha, maganda talaga yung dinipensa natin sa drop defense eh. At natuwa ako sa nakita ko, nag-a-adjust sa mga closeout si Panungkit na ganyan, no? Ang nangyari kasi, hindi nila kaagad naiiwan si Scottie sa paghabol. Pick and pop palagi yung Lebanon, magko-closeout ngayon si Panungkit na ganyan. At nakaka-depensa siya ng maganda. So yan, parang ginaganahan tuloy ako. Gagawa ko nga ng separate video to si Panungkit. Kasi tingin ko, no, mga tol, no, parang nag-i-improve na sa defense to eh. Okay pa, tinan nyo, drop defense yan ha. Tinan nyo yung challenge ni Panungkit to. Sa buong laro mga tol ha, 25 times na inatake ng Lebanon yung drop defense ng gilas ha. Kaya ting siguro mga tol, no, mga 60% of the time nakadepensa tayo na maayos sa drop defense eh. Tapos sa larong ito ha, napakasipag talaga natin tumakbo. Dito natin nakuha yung karamihan ng score natin eh, 29 fast break points.
Lalo na kapag si Papa Dwight yung nakahawak, no? Diyos ko, parang train si Papa Dwight dito eh. Sabi nga ng announcer, Papa Dwight all the way, wow, 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 super wow! Pero yung Lebanon, 13 fast break points lang sila dito eh. So lamang tayo sa takbuhan, no? Siguro kasi, no, doon sa strong climb natin na binabad natin, si Scotty, si Dwight, si Clarkson, si Freddy at si Panungkit, lahat naman siguro yung masisipag naman talaga tumakbo eh. Pangatlo, yung tanong natin palagi, no, ito na eh, nag-execute ba ng plays yung Gilas? Noong first quarter, medyo eh. Etong play na to, tingnan nyo, nasa labas lahat sila, tapos pasa-pasa lang na ganyan, no? Yan, play na daw yan eh. At saka nung nag-timeout si Coach Chot, nag-play din sila eh, horns play. Ayan, no, galing timeout yan, ha? Ang ayaw ko lang dito sa play na to, etong si Freddy is not a known 3-point shooter o kaya ball handler, diba? Kaya pag pinasa sa kanya sa ibabaw na ganyan, wala namang magagawa sa ibabaw masyado yan eh. So malamang ipapasa lang talaga niya paloob na ganyan, no? Kaya ihahandop niya sa iba, diba? O yan tuloy, tapaw ng sabaw. Dito sana natin magagamit si Melchor Gaspar Baltasar, mga tol, no? Ay wala siya sa lineup ngayon eh. So meron pa bang ibang play? Wala na, actually wala na eh. Karamihan ang ginawa natin, solo-solo na lang uli, ihingi ng screen para sa pick and roll. O yan, tingnan nyo, ganyan, no? Diyan pa lang eh, makikita mong hindi talaga play yan kasi dalawa yung kumat ng sabay sa same na pwesto ha. Pero buti na lang, nakarating pa rin kay Panungkit eh. Daktak mo, walang yamo, galit naman. Then yung iba, isolation na talaga eh. Tulad yan, no? Isolation si Clash sa poste, by the way, ha, patay yan. Si Panungkit din, yan o, siya na lang bahala, jumper, yun, pasok naman. Then nung umpisa, nakarami si Clash sa poste, mga tol, no? Kaya lumang kagad yung Gilas ng umpisa eh. Pero mga tol, nag-adjust kagad yung Lebanon eh. Bandang last 2 minutes ng first quarter, iniwan na nila yung ibang players para tumulong kay Kerry Clarkson eh. Pag si Kerry Clarkson yung may hawak ng bola, lalo na sa poste, ayan kagad, tinan nyo, ayan kagad yung double team mo. So sa ganyan mga tol, no, merong isang libre talaga eh. At ito naman yung nagustuhan ko sa play na to ha. Tinan nyo si Panungkit mga tol, oh, tinuturo niya kay Papa Dwight, oh, hoy kumat ka dito, wala kang tao. Pero nagstay lang kasi si Papa Dwight, ay gumalaw eh. Ayan o, tuloy o, oh, cross court pass tuloy, natapik tuloy, ayan tapo ng sabaw. So yung sinabi ng Lebanon sa balita na natutunan kagad nila kung paano depensa si Clarkson after mga 8 minutes daw, totoo eh, yan o, yan kasi yung ginawa nila eh. At expected na naman natin to mga tol o, tingnan nyo, yan yung post ko bago yung laro o. Sabi ko dyan, double team ng Lebanon si Clarkson eh. Eh tingnan nyo, apat na players ng Lebanon o, malapit kay Clarkson o, yun, tapo, ng sabaw. Nakascore man si Clarkson ng 18 points sa first half, pero somehow para sa akin, nagtagumpay yung ginawang adjustment ng Lebanon sa depensa nila kay Clarkson eh. Klaseng na depensa kasi to mga tol, no? Kapag mayroong magaling na isa, i-double team mo na kagad. Tulad niya, tingnan nyo, layo pa, double team na kagad eh. Para ipasa niya yung bola, diba? Pag pinasa niya yan, goods na kagad yung depensa niyo na yun eh. Pati yung defense ang ginawa nila sa pick and roll kay Clarkson, show defense. Ayan, tingnan nyo. Yan yung ginawa nila mga tol kasi para hindi makatira si Clarkson sa 3 points pag in-screenan, diba? Tapos, maiiwasan din nila na mag-switch para hindi rin magka-mismatch ngayon kay Clarkson. So, pinasa tuloy niya kay Betamayo, libreng-libre na yan. Ako po, baldog naman. So para sa akin, tama na naman tong ginawa na to na depensa ng Lebanon eh. Kasi mapipilitan talaga si Clarkson ipasa yung bola dito. Ayan, tingnan nyo, yun nga si Freddy Aguilero, crucial pa yan ha. Nag-feeling step caring walang iya, yun, ako to, tas ang pusta. So para sa akin mga tol, no, tama talaga to eh. Makakatira ka ba pag show defense na ganyan? Hindi, di ba? Ito yung kailangan natin matutunan through practice. Eh kasi for sure ganyan talaga yung gagawing depensa kay Clarkson eh. Pero kailangan kasi meron siyang papasahan na shooters eh. O ito pala yan, o, same lang yan, di ba? Tapos yung papasahan niya, si Freddy Aguilar sa 3 points. Kaya talagang kailangan natin ng mga stretch 4 katulad ni Melchor Gaspar Baltasar eh. Kasi we have someone as good as Clarkson, pero syempre, the double team talaga palagi yan, expect mo na eh. So kailangan natin ng mga threats sa labas. Ganito lang yan mga tol, no? Sa buong second half ha, dalawang beses lang nakashoot itong si Clarkson. O mga tol, no? 27 si Clarkson sa laro eh. Pero 6 out of 17 lang yan sa field goals with 4 turnovers pa. LDA level yan mga tol ha. Eh bakit ganyan nangyari? Well, si Clarkson naman kasi, siya naman talaga yung best player natin eh. Walang duda dun ha. Pero sa international games kasi, talagang yung depensa mas masikip, mas masipag. Kasi karangalan ng bansa yung nakataya dito, except na lang sa Pilipinas eh. Learning experience na palagi eh. At kung wala tayong play, puro isolation lang, i-screen lang tayo na ganyan, tapos mag-show defense ng Lebanon, wala na. Alam na natin yan, ganyan eh. Yan o. Larong PBA na naman yan eh. Kanya-kanya na naman eh. Hindi tayo nagrarun ng play. Kadalasan, isolation yung ginawa natin, lalong-lalo na sa fourth quarter, di ba? Eh mananalo ba talaga tayo kapag ganyan? Posible naman manalo pa rin, di ba? Eh, dito nga, may chance tayo manalo eh. Pero diretso yun na natin, hindi tayo USA talaga eh. At para makasabay tayo sa mga bigatin, the only way is to play as a team. Hindi hero ball na ganito, no? Kanya-kanyang isolation eh. So nangyari tuloy, sang katutak yung turnovers natin, 21 eh. Bakit 21? Eh kasi mas madali kasi tayo depensahan. Yung Lebanon kasi tingnan nyo, pag inatake nila tayo, kadalasan ganyan. Marami silang kickout sa mga open 3 points. Bihirang-bihira ako nakita na umatake sila ng isolation eh. Palaging ganyan sila o galing sa mga screens oh.
Maganda rin yung spacing nila, maganda rin yung pasahan nila. Tayo, meron tayong mga turnover na ganito, yan o, tapo ng sabaw. Mayroon pa, tingnan nyo, isolation na naman, binalikat pa, yun, charging ka, boy. Tsaka ito, tingnan nyo, inagawang si Tuso mo habang nagbaba ng bola, o. Ayun pa, tingnan nyo, daming-daming bantay, o, ayaw pa rin ipasa, yun, tapo ng sabaw. Mayroon pa, tingnan nyo, double team na naman kagad sila, o, ayaw agad ipasa, o, yun, tapo na naman sabaw. So meron tayong walang turnovers galing sa mga dribble at isolation. Tapos meron din tayong mga careless na pass, yun yung mga turnover natin din eh. Ayan, tingnan nyo, pinasa kay Sandara Park, ayan o, dali-dali o, ako, may tayong kamay. Ito, pinasa naman kay Panungkit, medyo mababa naman, yun, tapo ng sabaw. Ito, pinasa na naman o, kay Panungkit na naman o, mataas naman ngayon, tapo ng sabaw. Tapos ito, show defense naman yung ginawa, tapos pinasa niya kagad kay Panungkit. Maayos naman yung pasa no, pero may tayo rin yung kamay, tapo ng sabaw. Si Papadwit naman to, pinasa, malakas na naman, okay, sabay-sabay tayo, 3, 2, 1, tapo ng sabaw. So meron tayong 10 turnovers galing sa mga careless na pase. Sipin nyo mga tol ha, 21 turnovers tayo, 9 lang yung Lebanon. Diyan palang makikita mo na kagad kung sino yung mas prepared na team eh. So ano bang ibig sabihin nito? Yung mga careless na pasa mga tol, yan ay dahil kulang talaga sa practice eh. Kumbaga sa mga salita natin sa kanto no, hindi pa kasi nagkakaamu yan eh. Tatahalatang gigil pa talaga masyado eh. Yung ba namang less than 1 week ka lang nagpractice, diba? Wala pa yung coach sa practice, nagko-coach pa sa PBA. Yung mga isolation naman na turnover, syempre nakatutok kasi yung depensa kasi nga nag-isolation ka eh. Para makaiwas ka sa ganung mga turnover, syempre kailangan mag-run ng play, diba? Natapos ang laro, 85-81 yung score ha. Apat lang yung lamang kahit na 21 turnovers tayo at 6 out of 23 lang tayo sa 3 points. Isa lang ibig sabihin yan mga tol eh. Kung skills lang yung pag-uusapan, halatang halata talaga angat talaga yung Pilipinas sa Lebanon eh. Angat na angat actually eh. Tingin ko no, kung 1-on-1 yung laban, malabong manalo sa atin yung Lebanon eh. Eh kaso, 5-on-5 yung laban. At kung teamwork naman yung pag-uusapan, kahit nasabihin natin 18 assists yung Pilipinas at 17 assists lang yung Lebanon, diba? Halatang halata pa rin talaga eh. Yung Lebanon yung lamang sa atin sa teamwork, both sa opensa at depensa. Yung depensa natin sa larong ito mga tol no, napakasipag talaga eh. Napakalaki talaga ng improvement eh. So wala ako reklamo sa puntong yun no. Noong July kasi 95 yung Lebanon, ngayon 85 na lang eh. Si Panungkit at Freddy Aguilar sa depensa sa loob, ang lakas ng depensa natin sa loob eh. Tapos yung man-to-man defense natin sa perimeter, ang lakas din dumipensa ni Scottie tsaka ni Papa Duit no, masipag pa pareho eh. Pero obviously, this is still unacceptable kasi naglaro si Clarkson eh. Pero talo pa rin tayo sa Lebanon. So anong problema? Bakit talo pa rin? Eh syempre, nag-get you naman siguro yung dahilan no. Kaya ito na yung panghimagas maglagay mga hater ng SBP.